At gusto ng Panginoon na bago magwakas ang mundo, ang lahat ng tao ay maligtas. Ulitin ko ulit. Gusto ng Panginoon na bago magwakas ang mundo, gusto niya ang lahat ay maligtas. Para nung panahon ni Noah, nung malapit ng gunawin ng Diyos ang mundo, sabi ni Noah, gumawa ka ng arko. At nung malapit ng gunawin ang mundo, tinawagan ni Moses ang lahat ng tao. Magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos kasi gugunawin na ang mundo. Hindi sila nakinig. Wawalong tao ang naligtas, ang pamilya lamang ni Moses at dalawang paris-paris na hayo. Pero sa ngayon, sa muling paggunaw ng mundo, hindi ng bagyo at baha. Noong una, ginunaw niya ang mundo ng bagyo at baha. At nangako ang Diyos na hindi na niya muli panggugunawin ang mundo ng bagyo at baha. Pagkatapos ng ulan, ano ang nakikita? Rainbow, bahaghari. Promise niya, He will never again demolish the earth by blood and by rain. But the Lord promised, He will again demolish the earth, destroy the earth sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. Aapoy, bababa ang apoy mula sa langit at gugunawin ang mundong ibabo na ito para parusahan ang lahat ng mga masasama. Ngunit ang mga mabubuti naman ay papasok niya ng kalangitan. Malapit na ang wakas ng mundo. Malapit na ang pagdating ni Kristo Jesus, ang paggunaw ng mundo, the judgment of the Lord is getting nearer and nearer. At nais ng Diyos na bago dumating ang araw na yon, bago tayo mamatay, marami ang pumunta ng langit. Marami ang pumasok ng langit. Pangalawa, nais ng Panginoon na bago niya gunawin, tingin sa akin, dito na ako magwawakas, bago niya gunawin ang mundo, gusto ng Diyos, lahat ng masasarap, magagandang bagay, mabubuting bagay sa mundong ibabaw na ito, matikman natin. Gusto kong sabihin sa inyo, ibibigay ng Diyos sa inyo ang magagandang cellphone. Pero pag ang magandang cellphone iyan, ay hindi ka na natutulog, nagkukuyat ka na riyan. Babagsak yung grade mo, mawawala ka yung cellphone mo. Ibibigay ng Diyos ang magagandang tablet, magagandang iPad, magagandang keyboards, magagandang lahat ng magaganda, ibibigay ng Diyos yan. Itanong mo sa mga mabubuting mga magulang, bakit po kayo dyan, nasa ibang bansa, at tinitiis nyo na hindi kami makita personal? Through Skype lang. Nagkakausap lang tayo through Viber, through Line. Bakit nyo po tinitiis na nasa ibang bansa kayo? Alam-alam ito sa inyo, mga anak. Para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukas at mapag-aral ko kayo. Hello? Kung ang mga mabubuting magulang willing to sacrifice para ibigay ang mabuti sa mga anak, kamas marang Diyos na hindi niya ibibigay ang mabubuting bagay sa atin. Lahat yan ibibigay ng Diyos yan. Pag sinabi mong, Lord, gusto ko pong mag-aaral, nakapag-aaral ka. Pag sinabi mong, Lord, gusto ko pong mag-cellphone, bibigyan ka ng Lord ng cellphone. Dahil kailangan mo yan. Hindi layaw, hindi luho, hindi ibibigay. Yung layaw at luho, hindi ibibigay ng Diyos. Pero lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos, masaya ka, maligaya ka. E tao ba ba? Gusto ng Diyos. So, dalawang bagay, pag hindi ka naging masunurin sa Diyos, impyerno punta mo. Pangalawa, walang pagpapala. Pag masunurin ka sa Diyos, langit ang punta mo. At punong-puno ng pagpapala. Makinig sa akin ang isang kabataan na nandito ngayon na sa left side ko. Lagi mong tinatanong ang mama mo at ang papa mo, bakit hindi tuloy-tuloy ang pag-unlad ninyo? Makinig sa akin, walang problema sa mama mo at sa papa mo. Ang problema na sa inyong mga anak na hanggang ngayon ay hindi nagpapakabuti. Kaya hindi nagiging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng mama mo at papa ninyo sapagkat kayong mga anak ay hindi nag-aaral ng maayos, hindi nagpapakabuti ng maayos.
kung magpapakabuti kayo ng maayos sa mga anak, tuloy-tuloy ang biyaya ng mga magulang ng mga magulang ninyo. Bakit? Bakit napipigilan ang pagpapala ng mama at papa? Kasi ang mama at papa gagamitin ang blessing nila para sa kanilang mga anak. At yung mga anak nila hindi naman ayos. Hindi naman nag-aaral ng maayos. Nag-aasawa ng maaga. At yung napapakasawa, nagbubugbog ka babaeng tao. Patay ka. Hello? Nagandang mong lalaki, binubugbog ka ng asawa mong babae. Hindi naman yan ang pinangarap ko sa buhay mo. Nagmamadali ka kasi. Sisi ng mga anak, bakit hindi mo tuloy-tuloy ang pag-uulan natin? Ang sasagot ng Diyos, kasi ang mga nanay at mga tatay ninyo, ang mami at daddy ninyo, pag pinagpala yan, isusuporta sa inyo, binibidhold ng Diyos ang blessing dahil hindi ayos. Makinig kayo sa akin, mga anak, tuloy-tuloy ang pagpapala natin kung mabuti kayo. The Lord will bless me and the kingdom of Jesus Fellowship because you are obedient to your God. Makinig kayo mga leader sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ang lahat ng iyan ay papalitan ng Diyos sa magaganda o masunurin kayo sa Diyos. Sandali lang yan, ibibigay lahat ng Panginoon yan. Saglit lang tayong pagpalain ng Diyos, saglit lang tayong masaganain ng Diyos. Kung tayo nagiging masunurin sa Panginoon, nakikinig pa upa tayo. Subukan mo mag-aaral ka ng mabuti. Yung guru mo, ilalagay ka agad 100. First grading period, 100 ka agad. Next year, second grading period, ano pa ilalagay mo? Kung wala nang tata sa 100, 100 again. 100, 100, 100, 100. Perfect. May ibang guru, 100, 99. Eh, tao mo ba? Naunawaan ba natin ito? Nakit na rin natin kasi kriyan, sumunod sa mama niya, humingi ng cellphone, binigay yung cellphone. Nagiginig pa ba tayo? At gusto kong sabihin sa inyong lahat, makinig kayo maigi. Darating na ang magagandang sasakyan. Darating na ang mga magagandang tahanan na mas maganda sa sasakyan nyo ngayon. At mas maganda sa tahanan nyo ngayon. Dadaling kayo na Diyos sa mas magagandang kilalang iskwelahan. Bibigyan kayo na Lord ng magagandang kasuotan. Lahat ng mga magagandang pangarap sa buhay, mag-aaral ng katuparan. Kapag nagiging masunurin ka sa Diyos. Huwag kayong magagalit sa katotohanan ito. Ang ganda lang ng bahay mo, ito yung bahay mo, pangit. Lumipat kayo sa maganda. Nawala kayo sa maganda, bumalik-balik kayo sa pangit. Huwag mong sisihin ang mama at papa mo. Tanungin mo ang sarili mo, nagpakabuti ka ba bilang anak? Nag-aral ka ba ng maayos? Nag-aral ka ba ng gusto? At kung hindi mo papagbubutihin ang buhay mo, yung pangit na kinalalagyan mong tirahan ngayon, mas babalik ka sa pangit. Pero kung magiging masunurin ka sa Diyos, patuloy na gaganda at gaganda ang buhay mo. Maraming dumadalo rito, bago at matagal na, pag sinabi kong pray tayo, pag-pray, hindi magpapatotoo sa harapan na hihiya, pero bubulong. Pakisabi kay Pastor, nung nag-pray tayo, answered prayer ako. Meron na akong cellphone, nag-aaral na ako ngayon. Answered prayer ako, wala na yung bukol ko, lumubog na. Answered prayer ako, meron na akong pambili ng mga school supplies. Ganyan ang Diyos natin. Dapat nating maintindihan, maunawaan yung tinatawag na mandate. Para ito maunawaan ng marami, misal, dapat makilala ninyo ako eh. At makilala natin ang bawat isa.
Ano ang pagkakaiba ng kamay sa paa? Ang paa ay panghawak. Mali. Pwede yung panghawak ang paa, pagputol ang kamay. Ang paa ay panglakad, ang kamay ay panghawak. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa bawat sa iba. Kanya-kanya tayo ng trabaho. Ay, ang galing niyo umawit. Sana maging mga awit din ako. Wow. I dream to become a gospel singer. I dream to become a praise and worship minister. But hindi ginawa ng Lord. Kasi iba yung boses ko. Ang boses ko kasi pambasag. Huwag mong ikumpara kung ano magkakatawag mo. Huwag mong ipukumpara ang reward mo. Huwag mong ikumpara ang trabaho mo. Ang tawag niyang calling mandate. May gagawin sa iyo ang Diyos. Ito naman ang gagawin mo sa Kanya. Nakikinig pa po tayo? Pagaya ko, I dream to become a seaman. Nag-aaral ako ng PMI. Yes, I did study in PMI. PMI. Nag-trap ako. Nag-aaral ako ng electronics. Nakatapos ako. Tatakbo ko ng ECE. 5 taon, hindi na ako nakatapos. Bakit? Kasi hindi naman ako para mangaral. Ay, parang hindi naman ako para ron. Nakuha natin. Kundi para mangaral. Ito. Sa Israel lang yan kung bakit kinilakan ng Diyos dyan. Kalooban ng Diyos dyan. Number one, para patunayan ng Diyos na buhay ang ating Diyos. Na kayang isupply ang ating pangangailangan. Pangalawa, bibigyan ka ng Diyos ng karangalan. At yung karangalan makakamit mo, ibabalik mo sa Panginoon. Amen. At sa pamamagitan ng karangalan yan, aabutin natin ang maraming tao. Nakuha natin. So, mayroong reason kung bakit ka pinapagpala ng Diyos. May reason. Mayroong reason ng Diyos kung bakit Kanya nilikha. Number one reason, nilikha tayo ng Diyos para siya bigyan ng karangalan. Nakuha natin. At pangalawa, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, sundin lang natin. Then, ang Diyos, magpapalain tayo in return. Nakikinig po pa tayo. Minsan, di ba, sabi nga, ito, pinaghirapan ko ito. Di ba? Eh, bakit ito ibibigay sa lingkod ng Diyos? Bakit ito ibibigay ito sa church? Pinaghirapan ko ito. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, kasi papalitan ko yan ng mas maganda. Ng mas malaki at mas marami. Naunawaan po ba natin? Ganyan. Sa bawat pagsunod natin sa Diyos, naroon ang kalakip na pagpapala. Sa sambatang salita, I was made to praise you, Lord. Nang ibig sabihin na buhay ka sa mundong ibabaw na ito, hindi para sundin ang gusto mo. Huwag mong tanungin ano ang kaligayahan o ano ang magpapaligaya sa iyo. Ang tanungin mo, sino ang magpapaligaya sa iyo at sino ang kaligayahan mo? At ang magpapaligaya sa iyo ay sino? Si Lord. At si Lord ang kaligayahan mo. Okay? Tayong lahat ay tumayo. At habang tayong lahat ay nakatayo, wala kang kakausapin. Wala kang kakalabitin. Muna, saglit lang. After nito, usap ulit kayo, kalabitin mo ulit siya. Ngayon, tayong lahat ay umuko at pumikit para tayo manalangin. Kasi pag hindi ka pipikit, hindi ka yuyoko, hindi ka nakaka-focus eh. Pag linga ka ng linga, tingin ka ng tingin, kaliwat ka ng likod at harapan, hindi ka nakaka-concentrate, hindi ka nakaka-focus eh. Yuko ka at pumikit. Ngayon, ulitin ko yung sinabi ko. Minsan sinisisi nyo, ang mama nyo, ang papa ninyo, bakit hindi tuloy-tuloy ang maganda nyong kabuhayan? Ang sagot ng Diyos, kayong mga anak ang may kasalanan. Sapagkat hindi nyo pinagbubuti ang buhay ninyo, kaya hindi nito tuloy-tuloy ang maganda. Kinabukasan at kapalaran ninyo. Tinatanong ng marami, bakit hindi na ako nagagamit ni Lord mighty na effectively ngayon? Bakit sila na? Kasi ayaw mo magtuloy-tuloy. Bakit hindi na ako pinapagpala ngayon? Kasi ayaw mo kasing magtuloy-tuloy. Ngunit kung ikaw ay magtutuloy-tuloy sa Panginoon, tuloy-tuloy din ang pag-agamit siya, tuloy-tuloy din ang pagpapala sa iyo. At kung ikaw ay napigilan sa paglilingkod sa Diyos at pagsalun sa Diyos, bumalik ang muli.
babalikan muli. Bigyan mo ako ng bagong sasakyan ngayon, masaya ako. Siguro mga isang buwan lang yan, ang kaligayahan ko mawawala na. Kasi nalulupa yung sasakyan, hanggahangad na naman ako ng panibagong sasakyan. Pag binigyan mo ako ng iPhone 5 ngayon, paninigayaan ako. Pero makalipas siguro ang mga ilang buwan, malulungkot na ako. Kasi lalabas na naman ang iPhone 6. Yun naman ang aking labi ko. Walang kaligayahan sa material na bagay. Wala rin kaligayahan sa tao. Wala rin kaligayahan sa mataas na grades. Wala rin kaligayahan sa house and lot, sa pain and popularity. Ang kaligayahan sa Diyos. Siya ang kaligayahan natin. Siya ang magpapaligaya sa atin. At tama yung halimbawa natin na si Crean ay sumunod sa kanyang ina, humingi siya, binigay ng Diyos. Ganito rin tayong lahat. Kung tayo ay magiging masunurin sa Diyos, lahat na hihingin natin sa Diyos na makatutulong, makabubuti sa atin, ibibigay mo ng Panginoon. I was made ang kagalingan. Ano ang pangangailangan mo sa pag-aaral? Hingin mo sa Diyos. Trabaho, negosyo sa iyong mga mahal sa buhay, hingin mo sa Diyos. Ang totoo lang, ang pagbabagong buhay, hindi mahirap. Sabi ng iba, ang hirap pagbagong buhay kasi hindi pa sila decided. Pero pag decided ka ng magbagong buhay, madali ang magbagong buhay. Kasi decided ka na eh. Agad di ka decided, mahirap talaga. Pag decided ka na, madali. Pangalawa, tutulungan ka ng Diyos. Dahil decided ka na. Sabihin mo sa Diyos, isa siyang mabuting guro, mabuting pastol, mabuting magulang, mabuting Diyos, mabuting Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, lahat ng pangangailangan mo,
sa buhay na ito, sabihin mo sa kanya, Lord, ipaliwanag mo sa akin, ipaunawan mo sa akin. Ipapaliwanag at ipapaunawan sa iyo ng Diyos. Kagaya ng aking sister na iyo, lumapit siya sa akin, Pastor, bakit namatay yung anak ko? Hindi ko masagot. Pero nung ako'y nagbabasa ng Biblia, sinagot ako ng Diyos, Isaiah 57, 1 and 2. At sinabi ko sa kanya, Sister, gusto mo pang makasama ang anak ko, pero gusto na palang makasama siya ng Diyos. Ganun din ang nangyari sa aking mga mahal sa buhay. Agayon ng aking ina, gusto ko pa siyang makasama, ayaw na ng Diyos. Sinagot ako ng Diyos, kung paanong si Enoch ay kinuha ko na, ganun din ang nanay mo, kinuha ko na, gusto ko nang makasama. Pinigil ko na ang aking pag-iyak. Come on, talk to your God. Lahat ng nandito, lahat ng nakikinig at nanonood, huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Huwag kang lingaan ng linga at huwag kang magpapakalabit at huwag kang magpapakalabit. Talk to your God. Gustong-gusto ng Diyos na lumalapit ka sa Kanya at humihingi ka sa Kanya. Ito ang natutunan mo sa Diyos. Ito yung nabasa mo sa Biblia. Humihingi ka at ikaw may bibigyan. Humalap at ikaw baka kasumpong. At ikaw ay gumatok at ikaw ay pagbubuksan. Manalangon tayo sa Diyos. Ipatong mo ang mga kamay mo sa iyong puso. Ipatong mo ang mga kamay mo sa iyong puso. At maniwala ka ngayon, ipagbigay ng Diyos ang kahilingan mo. Sige, patong mo ang kamay mo sa iyong puso. Hindi mahirap yan. Hindi ka tatawid ng dagat. Hindi ka akat ng langit. Ready? Panginoon Diyos, narinig niyo po ang mga dalangin ito. Tawagin niyo nga ako, Ama. In the mighty name of Jesus Christ, pasama talaga ka. Father, just let it flow. Ang sakit, pagalingin niyo. Ano man ang kahilingan niya, mabuti't magandang kahilingan sa buhay na ito, ibigay po ninyo. Father, for your own glory alone. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Walang mahirap sa Diyos.
nabubot. Kapag iba ang may pain mo, wala na ang pain. At sa oras na ito, the Lord is granting the good request of your heart. The Lord is granting the good desires of your heart. Believe it! Kaya ang sabi ng Biblia, matapos kang manalangin, maniwala ka at magpasalamat ka sa Diyos at matatanggap mo nga. Isa lang hihilingin ko sa iyo, bumalik ang muli sa mga araw ng gawain natin. Sabihin mo sa akin na magandang ginawa ng Lord. Magpatotoo ka sa harapan. Magpa-interview ka. Ikaw na nakinig at nanood, ipiin mo ako sa Kingdom of Jesus ng Facebook. Ikaw ay kumanta. Mag-text o tumawag. 0922-851-6399. 0922-851-6399. Sabihin mo ang magandang ginawa ng Diyos. Subukan na ito. Sa lahat ng napakaraming dumalo, pinagaling sila ng Diyos. Ginawa ng himala, pinayaman ng Lord, pinag-aaral ng Diyos. Binigyan ng kanilang mga pangangailangan, inayos ang mga relasyon, binigyan ng magandang trabaho, binigyan ng magandang negosyo. Sapagkat mabuti ang ating Panginoon, mabuti ang Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, salamat po. Sige, kasalamatan mo na ang Diyos sa hiningi mo. Pasalamatan mo na ang Diyos sa hiningi mo sapagkat binigay na ng Diyos siya. Walang pagdududa. Walang pagdadalawang isip. No doubt. Even an iota of doubt. No doubt. No unbelief. Yes. Walang mahirap sa Diyos. Nagsisisi ka na sa lahat ng iyong mga pagkakasala. Tatalikuran mo na ang lahat ng ito. Addiction sa cellphone, addiction sa internet, addiction sa FB, pagiging bakla, pagiging tomboy, paninigarilyo, pagmumura, masuwain sa guru, masuwain sa magulang. Sabihin mo sa Panginoon, pagbubutihin mo na ang pagiging tao mo, pagiging estudyante mo, pagiging magulang mo, pagiging guru mo, pagiging tao mo. At kung pinagbuti mo na, lalo mo pang pagbubutihin. At sabihin mo sa Panginoon, babalik ka sa tawag mo, babalik ka sa calling mo. At lalo mong pagbubutihin ang ministeryo mo. Come on, talk to your God. Talk to your God. Sabihin mo sa Panginoon, nalaman mo ang matotohanan. Ipapaalam mo ito sa marami. Dadali mo sila sa paanan ni Kristo. Iniligtas mo rin sila kung paano ka naligtas. Kung paano ka nabuksan sa katotohanan, mabubuksan din sila sa katotohanan. Ipapagamit mo ngayon ang buhay mo sa Panginoon. Talento mong hininga mo. Ano mong meron ka? Ipapagamit mo sa Diyos. Come on. Talk to your God. Simple way.
Thank you.